Kumusta Chosen Family? Maligayang panonood muli sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pindutin lamang ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga susunod na kwento tungkol sa buhay ni Jesus. Sa video na ito ay ipagpapatuloy natin ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus. At kung hindi mo pa napapanood ang part 1 ng video nito, ay pwede mo ito balikan at pindutin mo lamang ang settings na ito. Upang mapanood mo simula ng mga himalang ginawa ni Jesus sa mga tao. Kaya samahan niyo ako at talakayin natin ang mga sumunod na himala na ginawa ni Jesus sa mundo. Ang 13th himala na ginawa ni Jesus. Pagdating niya sa kabilang ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking inaaliyan ng mga demonyo. Sila ay nanggaling sa libingan at totoong napakabangis. Kaya walang sinumang maglakas loob na dumaan sa daang iyon. Narito, sila ay sumisigaw na sinasabi, "Ano ang kinalaman ng bagay na ito sa amin at sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos, naparito ka ba upang pahirapan kami bago pa man dumating ang panahon?" Sa hindi kalayuan ay may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain. Nagmakaawa ang mga demonyo sa kanya. Sinabi nila, "Kapag palalayasin mo kami, paintulutan mo kaming pumaroon sa kawan ng mga baboy." Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon kayo." Pagkalabas nila, pumasok sila sa kawan ng mga baboy. At ang buong kawan ng baboy ay tumakbo papunta sa isang malalim na bangin at nahulog sa kalalim-laliman ng lawa at nalunod. Ang mga tagapag-alaga ay tumakbo at pumunta sa lungsod. Ipinamalita nila ang lahat ng nangyari at ang sinapit na mga inalihan ng mga demonyo. Narito, ang buong mamamayan sa lungsod ay lumabas upang salubungin si Jesus. Nang makita nila siya, nagmakaawa sila sa kanya na umalis na sa kanilang lupain at sa mga hangganan nito. May isang babae na 12 nang dinurugo. Siya ay lubang naghirap sa maraming mga gamot na tumingin sa kanya. Naubos na ang lahat niyang ari-arian, ngunit hindi pa rin siya gumagaling kahit kaunti. Bagkos ay lalo pang lumuluba ang kanyang sakit. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit ni Jesus. Iniisip niya, "Kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit, ako ay gagaling." At agad tumigil ang kanyang pagdurugo at nalaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya mula sa sakit na nagpapahirap sa kanya. Kaagad ding nalaman ni Jesus sa kanyang sarili na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Pagbaling niya sa karamihan, nagtanong siya, "Sinong humihipo sa aking damit?" Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong nagsisiksikan sa iyo ang napakaraming tao. Ngayon ay nagtatanong ka, sinong humihipo sa akin?" Nagpalingalinga pa rin siya sa palibot upang tingnan ang babaeng gumawa nito. Ang babae natatakot at nanginginig sa pagkaalam ng nangyayari sa kanya. Siya ay lumapit at nagpatira pa sa harap ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Bumayo kang payapa, gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo." Habang nagsasalita pa si Jesus, may mga taong dumating mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Sinabi nila, "Ang anak mong babae ay patay na. Bakit inaabala mo pa ang guro?" Ngunit nang marinig ito ni Jesus, kaagad niyang sinabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang." Hindi niya pinahintulutang sumama sa kanila ang sinuman maliban kina Pedro, Santiago, at Juan na kapatid ni Santiago. Siya ay dumating sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Nakita niya ang pagkakagulo ng mga tao. May umiiyak at tumahagulgol ng gusto. Nang nakapasok na siya, sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nagkakagulo at umiiyak? Ang bata ay hindi patay kundi natutulog lamang." At pinagtawanan nila si Jesus. Nang maitaboy niya ang lahat, isinama niya ang ama at ina ng bata at ang mga kasama niya. Pumasok sila sa kinaiigaan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Talita kyum." Ang ibig sabihin nito ay dalagita, sinasabi ko sa iyo,
bumangon ka. Agad nang bumangon ang dalagita at lumakad. Siya ay 12 taong gulang na. At mahigpit na ipinagpili ni Jesus sa kanila na huwag itong ipalam kahit kanino. Sinabi rin niya na bigyan nila ng makakain ang dalagita. Nang lisanin ni Jesus ang dakong iyon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sila ay sumisigaw na sinasabi, "Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa amin." Pagpasok niya sa bahay, lumapit ang 2 lalaki sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumasampalataya ba kayong magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy, inipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." Namulat ang kanilang mga mata at maigpit ay pinagpilin sa kanila ni Jesus na sinasabi, "Huwag ninyong sabihin ito kahit kanino man." Ngunit nang makalis na sila, ikinalat nila ang nangyari sa buong lupain iyon. Ang 17th himala ni Jesus. Nang sila ay papalis na, narito, may mga taong nagdala sa kanya ng 1 lalaking pipi na inaaliyan ng demonyo. Nang mapalayas na niya ang demonyo, nagsalita ang pipi. At ang napakaraming tao ay namangha na sinasabi, "Kailanman ay hindi pa nasaksihan sa Israel ang ganito." Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay may kapistahan ng mga Hudyo. Si Jesus ay umahaw sa Jerusalem. May malaking dakong paliguan sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangka ng mga tupa. Ito ay tinatawag na Betista sa wikang Hebreo. Ito ay mayroong 5 portiko. Dito ay may napakaraming nakahiga na may sakit. May mga bulag, pilay at paralisa na naghihintay ng paggalaw ng tubig. Sapagkat may mga panahon na lumulusong ang isang anghel sa dakong paliguan at hinahalo ang tubig. Ang unang makalusong pagkatapos haluin ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na mayroon siya. Naroon ang isang lalaki na 38 taon nang may sakit. Siya ay nakita ni Jesus na nakahiga at alam niya na matagal ng panahon na siya ay may sakit. Sinabi niya sa kanya, "Nais mo bang gumaling?" Sumugot sa kanya ang may sakit, "Ginoo, wala akong kasama na maglalagay sa akin sa dakong paliguan pagkahalo sa tubig. Sa pagpunta ko roon ay may nauuna ng lumusong sa akin." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Kaagad na gumaling ang lalaki at binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng Sabat. Sinabi nga ng mga Hudyo sa pinagaling ni Jesus, "Ngayon ay araw ng Sabat, labag sa kautusan na magbuhat ka ng higaan." Sumagot siya sa kanila, "Ang nagpagaling sa akin ay siya rin nagsabi sa akin, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Tinanong nga nila siya, "Sino ang lalaki nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay nakaalis na at maraming mga tao sa pook na iyon. Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo. Sinabi sa kanya, "Narito, ikaw ay magaling na. Huwag ka na magkasala upang hindi mangyari sa iyo ang malubhang bagay." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea. Ito ay ang lawa ng Tiberias. Maraming mga tao ang sumunod sa kanya dahil nakita nila ang mga tanda ng kanyang ginawa sa mga may sakit. Si Jesus ay umakyat sa bundok at umupo roon nakasama ng kanyang mga alagad. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Sinabi niya kay Felipe, "Saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya kung ano ang gagawin. Sumagot si Felipe, "Ang 200 denaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila upang makatanggap ng kaunti ang bawat isa sa kanila." Isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa kanya, "Mayroon isang batang lalaki rito na may 5 tinapay na sebada at 2 maliliit na isda. Kakasya pa ito sa ganitong karaming tao?" Sinabi ni Jesus, "Paupuin ninyo ang mga tao. Madamo sa dakong iyon
kaya umupo ang mga lalaki na ang dami ay humigit kumulang sa 5,000. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay. Nang makapagpasalamat siya, ipinamahagi niya ito sa mga alagad at ipinamahagi naman nila sa mga nakaupo. Gayon din ang ginawa sa mga isda. Ito ay pinamahagi gaano man ang kanilang ibigin. Nang sila ay mabusog, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumabis na bahagi upang walang masayang. Inipon nga nila ang mga lumabis. Nakapuno sila ng 12 bakol ng bahaging mula sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa mga kumain. Nakita ng mga tao ang mga tandang ginawa ni Jesus. Dahil dito, kanilang sinabi, totoong ito na nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Nalaman ni Jesus na sila ay papalapit at siya ay susunggabin upang gawing hari. Dahil dito, siya ay umalis at pumuntang muli na nag-iisa sa bundok. Pinasakay kaagad ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bangka. Pinauna niya sila sa kabilang ibayo habang pinapalis niya ang napakaraming tao. Nang makalis na nga ang napakaraming tao, umahon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nag-iisa siya roon. Samantala, ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa na sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Ilang sandali bago magbukang liwayway ay sumunod si Jesus sa kanila. Pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad na makita siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Sinabi nila, "Multo!" At sumigaw sila dahil sa takot. Nagsalita kaagad si Jesus na sinasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mo makapunta ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit na makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya ng sinasabi, "Panginoon, sagipin mo ako." Kaagad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at inuwakan siya. Sinabi niya sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin, kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Nang sila ay nakatawid na ng lawa, dumating sila sa lupain ng Genesaret at dumaong sa dalampasigan. Sa kanilang paglungsad mula sa bangka, kaagad na nakilala ng mga tao si Jesus. Sa paglibot ng mga tao sa paligid, sinimulan nilang dalin ang mga may sakit na nakaratay sa higaan. Dinadala nila ang mga may sakit saan man nila mabalitang naroroon siya. Saan man pumasok si Jesus, maging sanayon o lungsod o karatig na pook, ay inilalagay nila sa mga pamilyang dako ang mga may sakit. Ipinamamanik nila sa kanya na payagan silang mahipo man lang ang laylayan ng kanyang damit. Lahat ng nakahipo sa kanya ay gumaling. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, pumunta siya sa mga lupain ng Tyro at Sidon. Narito, may babaeng taga-Kanaan na nakatira sa lupain ding iyon. Ang lumabas at sumisigaw sa kanya na sinasabi, "O Panginoon, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang aking anak na babae ay labis na pinahirapan ng demonyo." Ngunit hindi niya siya tinugon ng kahit isang salita. Nilapitan siya ng kanyang mga alagad at pinakiusapan na sinasabi, "Paalisin mo siya, sapagkat sigaw siya ng sigaw habang sumusunod sa atin." Sinabi niya, "Sinugo lamang ako para sa mga naliligaw na tupa sa sambayan ng Israel." Ngunit lumapit siya sa kanya at kanya siyang sinamba na sinasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Ngunit sumagot siya, "Hindi nararapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon ito sa mga aso." Sinabi ng babae, "Totoo, Panginoon. Ang mga aso man ay kumakain ng mga mumong nalalaglag mula sa hapag kainan ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang ayon sa ibig mo." Mula sa oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. Muling umalis si Jesus sa lupaing nasasakupan ng Tyro at Sidon at dumating siya sa lawa ng Galilea hanggang sa sakop ng Decapolis. Kanilang dinala sa kanya ang isang lalaking bingi.
na nahihirapang magsalita. Pinamanhik nila sa kanya na ipatong niya sa lalaking ito ang kanyang mga kamay. Nang mailayo siya ni Jesus mula sa napakaraming tao, isinuot niya ang kanyang daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura si Jesus at hinipo ang dila nito. Sa pagtingala niya sa langit, siya ay dumaing at sinabi sa lalaki, "Ephata." Ang ibig sabihin nito ay mabuksan. Kaagad nabuksan ang mga tenga ng lalaki. Nakalag ang tali na pumipigil sa kanyang dila at nagsalita na siya ng malinaw. Iniutos sa kanila ni Jesus na huwag itong sabihin kaninuman. Ngunit kung gaano silang pinagbawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila ay lubang ng gilalas na nagsasabi, ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Ginawa niya ang bingi ay makarinig at ang pipi ay makapagsalita. Siya ay pumunta sa Bethsaida at kanilang dinala sa kanya ang isang lalaking bulag. Ipinamanhik nila sa kanya na siya ay ipuin ni Jesus. Sa paghawak ni Jesus sa kamay ng lalaking bulag, kanyang inakay siya na palabas sa nayon. Niluraan niya ang mga mata ng bulag at ipinatong ang kanyang kamay sa kanya. Tinanong siya ni Jesus, may nakikita ka bang anuman? Pagtingala niya ay kanyang sinabi, nakikita ko ang mga tao na parang mga punong kahoy na lumalakad. Muling ipinatong ni Jesus ang kamay niya sa kanyang mga mata at muli siyang pinatingala. Pagkatapos ay bumukas ang kanyang mga mata at malinaw niyang nakikita ang lahat ng mga tao. Pinauwi siya ni Jesus sa kanyang bahay na sinasabi, huwag kang papasok sa namang nayon at huwag mo itong sasabihin sa kaninuman. Dito muna tayo magtatapos sa mga himala na ginawa ni Jesus. At kung gusto mo maabangan ang part 3 ng video na ito, just click the subscribe button and click the notification bell para malaman mo kung ready na ang ating part 3 sa kwentong ito. Maraming salamat, Chosen Family, and God bless!